Halos hindi na makilala ang nasawing grade 7 student sa Bukidnon matapos umanong hampasin ng matigas sa bagay. Sa Cebu naman, binaril ang 18 taong gulang na babae ng nanloob sa kanilang bahay. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico, may buntag. May buntag, Ivan, dito sa Cebu. Patay ang isang babaeng 18 taong gulang matapos barilin ng lalaking nanloob sa kanilang bahay. Patay matapos barilin ang 18 anyos na si Johanna Saira Selim, isang nursing student sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa ina nito na si May Cielo, isang lalaki ang nanloob sa kanilang bahay. Naghalughog umano ang sospek sa kanilang mga gamit. Nang tumakas, hinabol daw ito ng anak niyang lalaki na si Josh. Ngayon ka ni siya, mani pagukod niya, iyang nakupot ang iyang hudiri sa kawatan, nabira niya na, naana niya, matupagkaana, siya gatubang siya niya, sige, yanaan din siya. Habang naghahabulan, nakapagtago pa sa madilim na bahagi ng kanilang lugar ang sospek. Dahil sa komosyon, nagising si Johanna at tumakbo din palabas ng bahay para habulin ang lalaking nanloob sa kanilang bahay. Habang iniilawan niya ang kalsada gamit ang kanyang cellphone, napunta siya sa lugar na pinagtataguan ng sospek at doon siya pinagbabaril. Nag-an, nag-flashlight, pag-anaan ako, nigawas lagkalitong awatan, niya giilog yung cellphone, niya nibuto. Pero ako kay ba ako itong manghud, kingit-ngit kayo. Aristado ang sospek na kinilalang si Rodel Quizon, 42 anyos. Giit niya, hindi niya intensyon na patayin si Johanna. Inamin niya na nakulong siya dahil sa illegal na droga at nung Hunyo siya nakalabas sa kulungan. Konsensya siya bumayin. Kadilig gustong patay tao na. Ito ang 16 anyos na si Arlene Maniag, isang grade 7 student sa Lantapan, Bukidnon. Natagpuan siyang patay sa isang sagingan sa Purok 3, Kulasihan, pasado alas 7 ng umaga noong Linggo. Halos hindi na makilala si Arlene na hinihinalang pinaghahampas ng matigas na bagay. Ayon sa imbestigasyon, huling nakita ang biktima sa isang disco sa Kulasihan Covered Court pasado alas 11 ng gabi. Pagkubi-kubi sa ato ang imbestigador sa cellphone, no? Sa maong biktima, doon na po'y pagtugot po sa iyang inahan o sa ilang paghimo sa investigation. Kini-resulta no, sa na ilang nahibalaan kung kinsa ang last nga kauban sa maong biktima. O dito po ilahang nakita ang conversation sa mga sa suspect sa isa sa suspechado sa maong biktima. Hindi naman matanggap ng ina ang nangyari sa kanyang panganay na anak. Katonto din gawa siya. Abi na kung okay lang mga alas otso beauty. Wala po siya nananghid kung asa nga wala, isko. Wala. Mo nang kaganinang buntag na kulbaan ko aga kung anak ko mang kauli. Sa hot pursuit operation ng kapulisan, nahuli ang sospek na si Emerson Quimas, 22 anyos. Itinuro ng sospek si Romnick Paga, 18 anyos, na kanyang kasama sa ginawang krimen kaya hinuli rin ito ng mga otoridad. We are still conducting investigation. Nag-request kita og kining seminal swab sa maong biktima aron mahibal-an ato kung naabay pagpanglugos gud nga hitabo. Itinuturing na red zone o infected zone ang bayan ng Oton, Iloilo matapos magpositibo sa African swine fever ang ilang alagang baboy. Base sa Executive Order 460 na inilabas ni Governor Arthur Defensor Jr. sa loob ng 10 araw simula kahapon, October 17, ipinagbabawal na ang paglalabas mula sa bayan ng mga buhay na baboy at pork product, kabilang na ang frozen at fresh pork products maliban sa canned goods. Nag-umpisa na ang ASF Task Force sa pag-depopulate o pagpatay sa mga apektadong baboy. Ayon sa punong barangay ng lugar, hindi bababa sa 300 na baboy sa commercial at backyard farm at piggery ang pinatay nitong weekend upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Mula sa 500 meter radius ng apektadong lugar, nag-extend ang quarantine measures sa 4 pang barangay. Kaya nag-alala na ang ilang hog raisers epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan. Subong nito, perdi ka gini, may ka gini. Back to zero, kagay ko sa kwan eh, kapano nabla. Maliwat ka naman sa puno eh, kung saan makabalik na eh. Ako na, hindi ako na masagod doon, nadulaan ako. Gana masagod baboy. Kung nanonan na sa mga katusyon ka bata,
Te karon taligan mo lang pangumaw, wala ka man. Pangutangan mo, ha, wala. Naglagay na rin ang border control checkpoint ang mga kalapit na bayan sa Oton. Nakaalerto na maging iba pang LGU para masiguro na walang makakalusot na baboy mula sa apektadong lugar. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya na bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Live alas 8 na umaga pagkatapos ng unang hirit. Ivan? Maraming salamat, Nico Sereno. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.